Welcome back sa Go Organic. Parami na parami ang mga Pilipinong nagkakasakit sa kidneys, ang hinala ng mga eksperto dahil ito sa pagkain ng fast food, chichirya at sobrang maalat. Kahit ang mga kabataan ay nagkakasakit na rin sa kidneys. Alam mo bang may mga pagkakataon na walang nararamdamang sintomas ang isang taong may sakit sa bato? Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, importanteng araw-araw mong inaalagaan ang iyong bato o kidney. Ang mga kidney mo kasi ang responsable sa pagsala ng iyong dugo at pag-alis ng mga dumi sa iyong katawan. Ang bato mo rin ang siyang naglilinis o nag-aalis ng toxins ng mga kinakain mo. Kapag hindi mo ito inilagaan, hindi nito magagampanan ang tungkulin nito at maaari kang magkaroon ng komplikasyon. Ang mga sintomas ng sakit sa bato ay minsan hindi mo agad mararamdaman. Ngunit mahalagang iyong malaman para agad na maagapan at malunasan. Ang pangunahing sinyales ng sakit sa bato ay ang pagmamanas. Malimit na nakakaranas nito ang mga taong may sakit sa bato. Mapapansin mong nagmamanas ang paa mo o di naman kaya yung mukha o buong katawan. Pangalawa, ihi na kulay tsaa. Ayon sa mga eksperto, ibig sabihin nito ay kulang ka sa red blood cells. Narito ang ilang maaari mong maranasang sintomas kung may sakit ka sa bato. Madaling mapagod, panghihina, irregular heartbeat, chest pain, pagsakit ng tagiliran, high blood pressure, at pamumutla. Narito ang mga kondisyong maaaring makapinsala sa iyong bato. Paninigarilyo. Kung malakas kang manigarilyo, maaaring maapektuhan nito ang iyong bato. Mahihirapan kasi ang kidney mo na salain ng mga kemikal na patuloy mong ipapasok sa katawan mo. Pagkakaroon ng diabetes. Kung labis ang asukal sa iyong dugo, mahihirapan ang bato mo na salain ito. Pagkakaroon ng hypertension. Kapag mataas ang presyon ng dugo ng isang tao, may posibilidad rin na magkaroon ng sakit sa bato dahil kasama ang mga ugat sa bato sa mga ugat na nasisira kung mayroon kang hypertension. At ang panghuling kondisyon na maaaring makapinsala sa iyong bato ay ang pagkakaroon ng kidney stones. Ayon sa mga eksperto, ang pinakamataas na risk factor sa pagkakaroon ng kidney stones ay kung mas mababa sa 1 litro ng ihi ang inilalabas mo sa isang araw. Ibig sabihin, hindi ka nakakainom ng sapat na dami ng tubig. Maaari ka ring magkaroon ng kidney stones kung hindi maganda ang diet mo, lalo na kung ang madalas mong kainin ay mga pagkain masyadong mataas ang protein, salt, at glucose content. Malalaman mo kung malala na ang sakit sa bato kapag hindi ka na umiihi. Hirap ka sa paghinga, madalas masakit ang iyong tiyan, wala kang gana kumain, pagkahilo, pagsusuka, hirap sa pagtulog, at pangangati ng buong katawan. Ngunit maaari mo itong gawin para maiwasan ang sakit sa bato. Isa na dito ang iyong lifestyle. Marami kang pwedeng baguhin sa iyong lifestyle para maiwasan mo ang pagkakaroon ng sakit sa bato. Sabi nga ng mga eksperto, mas mataas ang chance mo na magkaroon ng sakit sa bato kung ikaw ay may diabetes, high blood pressure, at hindi rin nakakatulong kung ikaw ay obese at naninigarilyo. Ngunit kung gagawin mo ang mga ito, maaari mong maiwasan ang pagkasira ng iyong bato. Uminom ng maraming tubig, kumain ng sapat at tama, umiwas sa mga pagkain masyadong maalat, iwasan ang labis na pag-inom ng alcohol, tumigil sa paninigarilyo, mag-ehersisyo, at huwag uminom ng gamot na walang payo ng doktor. Bukod sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, pwede mo ring subukan ang isa sa pinakamadali at home remedies na ito, regular na uminom ng lemon juice. Nakakatulong ito para maiwasan na pagkakaroon mo ng kidney stones dahil likas ito sa citrate. Pinipigilan din ito ang paglaki o pagdami ng bakterya dahil mayaman ito sa vitamin C. At kung sa tingin mo ay mayroon ka ng kidney stones, pwede mong subukan ng halamang gamot na tsangkapedra o sampasampalukan na kilala sa tawag na stone breaker. Kaya ka-herbal, huwag nang maghintay ng sintoma sapagkat kadalasan ay walang nararamdaman ng mga taong may sakit sa kidneys dahil kapag may kidney failure na, humihina na ang daloy ng ihi. Huwag paabutin sa ganitong kondisyon bago magpagamot. Magpa-urinalysis. Makikita sa urinalysis kung may impeksyon, dugo o protina sa ihi. Kapag nagpositibo sa albumin o protein sa urinalysis, maaaring may sakit na sa kidneys. Magpatingin sa isang kidney specialist, magpa-check ng creatinine sa dugo. Kapag mataas ang iyong creatinine level,
Ang ibig sabihin ay posibleng may sira na ang iyong kidneys. Kadalasan tumataas lamang ang creatinine kapag may 50% damage ang kidneys. Huwag itong baliwalain. Magpatingin agad sa doktor. Para mapangalagaan ang kidneys, bawasan ang alat sa pagkain at limitahan ang protina sa kinakain. Mas kumain ng isda, gulay at prutas. Iwasan o limitahan ang pag-inom ng pain reliever at sasabayan ang pag-inom ng alat.